Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Ako po si May. Nais ko po sanang magbahagi ng kwento mula sa karanasan ng aking lola sa tuhod. Tawagin na lamang natin siya sa kanyang pangalang Lola Nelia, taong 1942. 15 taong gulang daw nito si Lola Nelia nang mangyari ang nakakatakot niyang karanasan. Nang mga panahong ito ay 2 uri ng nilalang ang kanilang kinakatakutan sa lugar. Isa na rito ay ang sinasabi nilang amamarang. Mga uri daw ng aswang na pumapaslang sa pamamagitan ng kanilang mga buhok at kumakain ng mga laman loob ng tao. Pero ang higit na kinakatakutan nila ay ang mga dayuhang Hapones na kasalukuyan noong sumasakop sa ating bansa, dahil higit daw na malulupit ang mga ito kaysa ano pa mang uri ng aswang. Mga walang awa at brutal daw kasi kung magpahirap ng mga bihag ang mga nasabing dayuhan. Pagkatapos ay walang awa nilang papaslangin ang mga walang labang Pilipino sa sarili nating lupa. Noon daw ay naranasan ni Lola Nelia na magpalipat-lipat ng lugar at magtago sa mga liblib na bundok at kagubatan para hindi mabihag ng malulupit na mananakop. Walang oras daw na hindi nilulukob ng kaba at takot ang kanilang mga dibdib. Sa tuwing makakaramdam ng mga pagkaluskus sa paligid ng kanilang pinagtataguan, sa takot na baka mga dayuhang Hapones na ang naroon, mahigpit daw ang ginagawa nilang pagtatago, lalo at 5 silang magkakapatid na puro babae. Ang mga kababaihan daw kasi noon ay kinukuha ng mga sundalong Hapon para pagsamantalahan, pahirapan at pagkatapos ay papatayin. Isang dapit hapon, nasa kalagitnaan ng gubat sila Lola Nelia kasama ang 2 kapatid na babae at ang kanilang ama, para maghanap ng bungang kahoy o saging na maaari nilang kainin, nang makarinig sila ng isang nakakatakot na sigaw. Takot na nagyakap-yakap silang magkakapatid habang ang kanilang ama naman ay saglit silang iniwan para alamin kung ano ang nangyayari sa sumisigaw na iyon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ang kanilang ama at nagmamadaling niyaya na sila na umuwi. Ang sabi nito ay kailangan na nilang makaalis roon dahil nag-uumpisa na raw sumalakay ang mga amamarang. Sa takot daw nila Lola Nelia, dali-dali na silang umalis sa lugar at bumalik sa kwebang pinagtaguan nila sa likod ng isang malaking talon. Sa totoo lang daw, ng mga panahong iyon, hindi pa nakakakita ng kahit anong uri ng aswang si Lola Nelia o kahit na sino sa kanilang magkakapatid. Tanging ang mga magulang lang daw nila ang nagkikwento sa kanila ng mga tungkol sa ganoong nilalang. Bukod sa mga ito, marami rin daw ang mga matatanda ang naniniwala at nagpapatunay na totoo ang mga aswang. Kaya kahit daw hindi pa nakakakita sila Lola Nelia ng mga sinasabing nilalang, ay naniniwala pa rin siyang totoo ang mga ito. Isang madaling araw na naman daw, habang mahimbing pa silang natutulog, ay nagulantang sila at nagising dahil sa malakas na putok ng mga baril at sigawan mula sa labas ng kwebang kanilang pinagtataguan. Agad silang naalerto dahil nakakasiguro silang mga dayuhang Hapones iyon, base na rin sa malakas na tinig na kanilang naririnig. Takot na takot daw silang nagsisiksikan ng mga magkakapatid kasama ang kanilang ina, habang tahimik na nag-iiyakan na nakakublik sa isang malaking bato. Ang kanilang ama naman at 2 tiyuhin na kasama rin nila ay alertong nakabantay sa may bunganga ng kuweba. Dinaig pa raw ang malakas na lagaslas ng tubig sa talon ng malalakas na tinig noong mga Hapon. Sumisigaw rin
na wari ay may hinahabol. Abot-abot ang kanilang dasal na sana ay hindi sila matuntun doon noong malulupit na mga dayuhan. Ilang sandali pa raw ang lumipas, tumahimik na ang paligid. Noon daw sila nakahinga ng maluwag dahil hindi sila doon natuntun ng mga kalaban. Kinaumagahan, nagpasya ang kanilang ama at isang tsuhin na pansamantalang lumabas para maghanap uli ng makakain. Ngunit ilang sandali lang ay nagsibalik agad ang mga ito na may buhat-buhat na isang babae na walang malay at sugatan. Ayon pa sa kanilang ama, natagpuan nila ang babae na nakahandusay sa may ilog sa pagitan ng malalaking bato. Noong suriin daw nila, ay humihinga pa naman ito, kaya dinala na nila iyon sa kuweba. Noon din ay naghanap ang kanilang tsuhin ng halamang gamot na maaaring maipanggamot sa sugat ng babae. Nilinisan naman daw iyon ng kanilang ina at ginamot hanggang sa nagkamalay raw ito. Nalaman nila mula sa babaeng iniligtas nila na ang mga sugat niya ay mula sa daplis ng bala ng baril matapos daw siyang paputukan ng mga hapon na humahabol sa kanya. Maswerte at nakapagtago raw ito sa malaking bato matapos lumusong sa ilog, kaya hindi na siya nakita pa ng mga humahabol na hapon. Simula raw noon, kasakasama na nila ang nasabing babaeng iyon na ang pangalan ay Margarita. Nalaman din nila mula kay Margarita na ulila na ito sa pamilya matapos paslangin ng mga walang awang sundalong dayuhan ang kanilang buong mag-anak. Mag-isa na lang daw ito na nakaligtas. Ang kwento ni Lola Nelia, mukha naman daw mabait iyong si Margarita. Sa katunayan, ay kasundong kasundo nila iyon na magkakapatid. Lalo at matanda lang iyon sa kanya ng 2 taon. Gayunpaman, pakiramdam ni Lola Nelia, parang may itinatagong misteryo o lihim iyong si Margarita. Napansin daw kasi niyang tila kay bilis na naghilom nang sugat nito, gayong ilang araw pa lang ang nakalilipas. Bukod pa roon, ni hindi nga raw niya nakitang nagpilat man lang ang mga naging sugat nito. May ilang pagkakataon rin daw na nagigising siya ng hating gabi, nawala sa kanilang tinutulugan ang babae. Pero kapag sumasapit na ang umaga, ay naroon na ulit iyon at tulog na tulog. Hanggang isang gabi, naisipan daw ni Lola Nelia na magtulog-tulugan para mabantayan kung lalabas ba ng kuweba si Margarita ng gabing iyon. Habang natutulog na raw ang lahat, dahan-dahan daw bumangon si Margarita. Sinundan siya ni Lola hanggang sa umabot ito sa may bunganga ng kuweba. Akma na sanang lalabas ang babae nang mahinang tawagin ito ni Lola, at agad naman iyong lumingon sa kanya. Nilapitan niya ito at tinanong kung saan ba ito pupunta. Ang sabi ay magbabawas lang daw ito dahil masakit ang tiyan. Sinabihan siya nitong bumalik na sa higaan at susunod naman daw ito matapos makapagbawas. Hinintay pa raw ni Lola Nelia si Margarita, pero hanggang inabot na raw siya ng antok ay hindi pa raw ito bumabalik, kaya nakatulog na lang siya. Kahit alam na daw ni Lola na umaalis si Margarita gabi-gabi, hindi raw niya iyon sinabi sa mga magulang at mga kapatid. Inisip niya raw kasi na baka sa tuwing ganoong oras talaga ang pagbabawas ni Margarita. Pero nag-aalala raw siya na baka mahuli naman ito ng mga hapon, kaya lihim niya itong kinakausap at pinapaalalahanan. Nagpasalamat naman daw ito sa ginawa niyang pagpapaalala at nangakong palaging mag-iingat. Pero isang tanghali, nalaman nilang may mga dayuhang hapon na umaaligid sa may talon. At mukhang naisipan pa nga raw ng mga iyon
na tumigil doon at magkaroon ng camping site. Kaya't ang nangyari ay hindi raw nila magawang lumabas ng kuweba para humanap ng makakain. Bukod doon ay nangangamba rin daw sila na baka malaman ng mga hapon na iyon na may nakatagong kuweba sa likod noong talon. Hanggang noong naghating gabi na, nakita na naman daw ni Lola Nelia si Margarita na lalabas na naman ito ng kuweba. Gising pa raw kasi siya ng mga oras na iyon dahil sa paghapdi ng kanyang sikmura, sanhi ng sobrang gutom. Pinigilan niya ang babae sa gagawin nitong pag-alis dahil baka may makakita ritong hapon na nasa labas ng kuweba at malaman ng mga iyon na may mga nagtatago roon. Pero ang sabi raw ni Margarita ay huwag daw siyang mag-alala at ito na ang bahala. Ipinangako pa raw nito na makakatakas sila sa mga sundalong iyon. Wala na raw nagawa si Lola Nelia dahil hindi rin naman nagpapapigil si Margarita. Kaya hinayaan niya na lang ito na umalis. Pero ilang sandali ay naisip niya daw na sundan. Sinundan niya nga raw ito ng palihim. Halos mangatal daw siya sa lamig ng tubig matapos niyang lumubog sa ilog at maingat na lumangoy roon. Natanaw pa raw niya si Margarita habang papaahon sa tubig. Naggumawi ito sa isang malaking tipak na bato at dali-dali naman daw siyang sumunod doon para lang matuklasan ang kahindik-hindik nitong lihim. Noong una raw ay nakita niyang nakatayo lang roon si Margarita at lumilinga-linga sa paligid. Mabuti na lamang daw at nakakubling maigi si Lola Nelia, kung kaya hindi siya nito napansin. Maya-maya raw ay may kung anong kinuha ito sa umpok ng mga bato. Sa tingin niya daw ay tila isang lalagyanan na madilim ang kulay. Binuksan daw iyon ni Margarita at naglagay sa palad at ipinahid sa kanyang balat. Paunti-unti daw iyong ginagawa ng babae hanggang sa napansin ni Lola Nelia na nangingitim na ang kulay ng balat noon. Unti-unti na rin daw pumula ang mga mata ni Margarita at gumagalaw-galaw na sa hangin ang mahaba nitong buhok na parabang nagkaroon ng sariling buhay ang mga iyon. Natulala raw si Lola Nelia sa natuklasan. Noon niya napagtanto na isa palang aswang si Margarita. Kaya siguro panay ang labas nito tuwing hating gabi at hindi na niya namamalayan kung anong oras ito nakakauwi. Marahil daw ay naghahanap ito ng mabibiktima sa ganoong oras. Bigla raw napasiksik si Lola Nelia sa likod ng batong pinagtataguan nang biglang lumingon si Margarita sa kinaroroonan niya. Mabuti na lang daw at maagap siyang nakapagtago, kaya hindi siya nito nakita. Halos pigilin niya daw ang sariling paghinga nang maramdamang papalapit si Margarita kung saan siya nagtatago. Pero maya-maya rin ay lumayo na ang mga yabag nito. Unti-unti na siyang kumilos at sinilip kung saan tutungo si Margarita. Nakita niya itong papunta sa pinagkukutaan ng mga sundalong hapon sa hindi kalayuan sa may talon. Hanggang sa nawala ito sa madilim na bahagi, naghintay siya ng ilang sandali na muling makita si Margarita, pero hindi niya na ito namataan. Nakaramdam siya ng labis na panlalamig dulot ng basa niyang katawan, kaya nagpasya si Lola Nelia na bumalik na sa loob ng kuweba. Subalit, bigla na lang daw siyang nakarinig ng nakakahilakbot na sigaw at kasunod nito ay ang sunod-sunod na putok ng mga baril. Dahil sa takot at pagkataranta ay napabalik siyang muli sa likod noong malaking bato kung saan siya nagtatago. Nakarinig siya ng malalakas na mga yabag na parang papalapit sa kinaroroonan niya at ganoon na lang daw ang kanyang pagkabigla nang maramdaman niya ang malakas na humila sa kanyang buho. Nalaman niyang isa iyong sundalong hapon
na nakakita sa kanya. Nagsisigaw daw siya sa takot at gayon din sa sakit, sanhi ng marahas na pagkakahila nito sa kanyang buho. Noon din ay napag-alaman niyang napapaligiran na pala siya ng mga sundalong dayuhan. Napapikit na lang daw si Lola Nelia habang umiiyak nang tutukan siya ng mga sundalo ng baril habang nakasambunot sa kanya. Ang buong akala niya raw ay oras na iyon ng kanyang katapusan nang bigla na lang daw nagsisigaw ang mga sundalong iyon na hindi niya naman daw naiintindihan ang mga salitang isinisigaw ng mga ito. Nang idilat ni Lola Nelia ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga sundalong hapon na sinasalakay ng mga nakakatakot na mga nilalang na may mga mahahaba at gumagalaw na mga buho, mga amamarang. Kabilang roon si Margarita na siyang umaatake sa sundalong sumambunot kay Lola Nelia. Kitang-kita raw ni Lola Nelia kung papaano pasukin ang mga buhok ni Margarita ang butas ng ilong, tenga at bibig ng sundalong iyon. Nagkikisay raw iyon dahil hirap na itong makahinga hanggang sa bumagsak na sa lupa ng walang buhay. Hindi raw magawang igalaw ni Lola Nelia ang buo niyang katawan matapos masaksihan ang lahat. Nang mga oras na iyon, kitang-kita niya sa kanyang harapan ang amamarang na si Margarita. Ang buong akala niya ay hindi siya makikilala nito dahil nasa anyo itong aswang at siya naman ang isusunod nitong paslangin. Pero sa halip ay sinabi nito sa kanya na bumalik na siya sa loob ng kuweba at bukas na bukas daw bago magbukang liwayway ay humanap na sila ng ibang ligtas na mapagtatago ang lugar. Sa kabila ng takot na naramdaman, tumango-tango na lamang daw si Lola Nelia sa lahat ng sinabi sa kanya ng aswang na si Margarita. Pagkatapos noon ay iniwan na siya nito. Nakita niya pa raw kung papaano hinila ng ibang mga amamarang ang mga bangkay noong mga sundalo gamit lang ang kanilang buho at pagkatapos ay nawala na sa dilim. Tila wala pa raw sa sarili na bumalik si Lola Nelia sa loob ng kuweba. Sa bungad pa lang daw ay sinalubong na siya agad ng kanyang ama na nag-aalala sa pag-aakalang may masamang nangyari na sa kanya. Inusisa daw siya agad ng kanyang nanay at tatay kung ano ang ginagawa niya sa labas at kung bakit nakarinig sila ng mga sigawan at putukan ng mga baril. Ikinuwento raw ni Lola ang lahat ng nasaksihan niya, maging ang tungkol kay Margarita at sa mga aswang na amamarang. Noong una ay parang hirap siyang paniwalaan ang mga ito. Subalit nang labasin ng kanyang ama at mga tsuhin ang labas ng kuweba, napatunayan nilang wala na ang mga sundalong hapon doon. Sa halip, tanging mga nagkalat na gamit ng mga ito at mga ginawang tila bahay-bahayan na sira-sira na lang ang kanilang nakita roon. Kagaya nga ng bili ni Margarita, bago pa magbukang liwayway, ay nilisan na nila ang kuweba. Delikado raw kasi na baka may mga sundalo pang magpunta roon at tuluyan silang madiskubre. Simula rin daw noon ay hindi na nila nakita pang muli si Margarita hanggang sa lumaya na ang ating bansa sa pananakop ng mga dayuhan. Natigil na rin ang patago-tago kung saan-saan ng pamilya nila Lola Nelia. May mga pagkakataon na naaalala pa rin ni Lola ang dalagang iyon. Nagpapasalamat siya rito dahil sa ginawang pagliligtas nito sa buhay niya. Bagamat isa itong aswang, ay marunong din itong gumawa ng kabutihan. Kahit pa nga, hindi napapahalagahan ng nakararami ang ginawa nilang pagtulong noong panahon ng digmaan. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito. Naway inyong nagustuhan. Maraming salamat po Sir Carl kung inyong maisasama ang kwentong ito
sa ina-upload mo sa iyong channel. More power po sa channel mo and God bless. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.